everyone, it's me, Gali. Welcome back to our channel, mga kapatids. So in today's video, guys, pag-uusapan po natin itong new release na L'Oreal Infallible 32-Hour Matte Cover Foundation. If you want to know if this foundation is worth buying and kung summer-friendly ba to, please keep on watching. So tapos na akong mag-skincare, mga kapatids, kaya ngayon, maglalagay na ako ng enough primer sa face ko before using this foundation. Kapag gumamit tayo ng primer, dapat pea size lang as much as possible kasi kapag nasobraan ng gamit ng primer, ang tendency, hindi masyado kumakapit ang foundation. So for my foundation, of course, ito yung gagamitin ko, mga kapatids, itong new release na L'Oreal Infallible 32-Hour Matte Cover with 4% Niacinamide. Ganito ang itsura ng kanyang actual component, guys, and ang price nito sa Lazada ay 829 pesos. Hinanap ko to, guys, sa mga physical stores dito sa amin, pero according sa mga sales lady na nakausap ko, pinull out daw ng L'Oreal ang kanilang mga products sa mall. So, sa mga gustong bumili ng foundation na to, ayan, pwede nyo itong orderin sa Lazada. Tapos, ang shade naman, mga kapatids, na binili ko ay 250 Warm Undertone. Bale, ang gagawin ko, guys, in this demonstration, on my right side, I'll use a brush to apply the product, and then on my left side naman, gagamit po ako ng dump sponge. And by the way, later, mga kapatid, wait, pakita ko sa inyo, ha. Ganito ang itsura ng 250 Warm Undertone sa skin ko. Ayan. Mas dark siya, right? Pero gituyo dyan ako, na, mga kapatids. It's because when I bought this one, I considered my skin tone sa arms. Kasi ayoko naman na, let's be honest, maputi talaga ang face ko, mga kapatids. And hindi kasi ako comfortable na gumamit ng foundation na mas maputi sa face ko. Tapos, morena ang katawan ko. Kasi pag lumabas ako ng bahay, mukha akong espasol. So, yeah. Hindi siya, ano bang tawag dito? Hindi siya kakulay talaga ng face ko. But believe me, no, kakulay siya ng arms ko kapag na-blend out na talaga. So, ang 250 Warm Undertone, mga kapatids, ganito ang kulay niya sa face ko. Ayan. Super bango ng foundation na to. Wait, kuha ko ng salamin, ha. Super bango and ang coverage nito ay medium to full. Ayan. A little bit goes a long way kasi kapag marami, ayan, makapal na. Ang expiration date nito ay 12 months after opening. Ang content amount naman nito ay 30 ml. This is made in China. And then it says here, mga kapatids, na this can evens out skin tone over time kasi meron tong 4% niacinamide. Pero for me, itong advantage na to ay hindi ko, alam mo yung, hindi siya beneficial on my part since na hindi naman po ako nag-foundation araw-araw. Before, nung nagtatrabaho ako sa Japan, foundation day talaga, pero I learned na hindi siya maganda sa skin. So, parang wala masyado akong after sa benefit na to. But, I really appreciate the product and development team ng L'Oreal kasi nag-innovate sila ng ganitong, alam yung paandar. It says here na this is a long-wearing kind na foundation and it's true. Waterproof to, mga kapatid. Ayan o. Pak. Waterproof. Matte ang finish nito. Legit din ito, mga kapatids. As you can see, ayan, di ba nag-mattify siya and based on my experience after testing this foundation for more than 5 times already, this is best for those na merong normal to combination skin. And then, ang sabi din dito sa likod ng packaging, mga kapatids, kasi andito nakalagay lahat ng product claims ng foundation na to. This can instantly covers acne marks, blemishes, redness, hyperpigmentation, and scars. As you can see, ayan, legit siya, mga kapatid. Pero factor din na mas dark ang foundation, ang shade na to rather, sa skin tone ng face ko. Kaya, ayan, kapag-apply, ayan, cover agad. Transfer-proof din to and sweat-proof. Ang pagka-transfer-proof nito, mga kapatids, kapag hindi pa sinet ng powder, ayan, nagtra-transfer siya ng a little bit. Ayan o, meron siyang transfer ng konti, pero kapag naset na ng powder, ayan, halos wala na.
Okay? This is normal ha, since na hindi pa na-set ang product. Tapos, sweatproof. For me, mga kapatids, mainit kasi talaga dito sa amin. So, pinapawisan pa rin ako, pero hindi siya naagnas. So, ganong level. And then, lastly, mga kapatids, ang sabi dito, this is a non-comedogenic, suitable for sensitive and acne-prone skin. And we need to shake the component before we dispense the product. So yeah, dito nyo makikita lahat ng mga informations, mga kapaproduct links rather. And then over here, andito nakalagay ang mga ingredients. And then ganito naman ang itsura ng product kapag totally na nag-set sa skin. Ayan, hindi siya masyadong off-right. And as you can see, kakulay siya ng arms ko. Hindi siya malagkit, pero ang feels niya, mga kapatids, mafe-feel mo talaga na naglagay ka ng foundation on your face. Hindi siya katulad ng isang L'Oreal na variant, yung Fresh Wear, na parang wala kang mafe-feel kasi sa sobrang gaan. Ito, mafe-feel mo talaga ang weight na nag-foundation ka. So, ang technique, kapag gusto mo talaga itong itry, dapat huwag kang mag-two layers, especially this summer, kasi ang bigat talaga sa pakiramdam. Itong first layer, mga kapatids, tolerable lang. Tolerable kapag walang aircon or alam mo yung basta nasa labas ka, mga kapatid. Tolerable lang naman for me, ha. Pero I want you to know na sanay ako mag-foundation, mga kapatid. Kasi baka may iba sa inyo dyan na hindi talaga sanay mag-foundation and kapag ganito kabigat, uncomfortable. So, i-consider nyo. So, ngayon, mag-a-apply na ako dito sa left side using a dumb sponge. Pero preference-wise, mga kapatids, mas preferred ko na every time gagamitin ko tong foundation na to, itong stippling brush ng Anju ang ginagamit ko na tool pang apply kasi aside from flawless siya, hindi talaga, alam mo, mas nakakatipid ako ng product compared sa sponge. Kasi ito, hindi maiwasan na sipsipin talaga ng sponge. Pero, finish wise, parehas lang sila na flawless. If i-compare natin, mga kapatids, mas full tignan dito nagamit ang brush compared sa sponge kasi sinipsip nga ng product. Ayan o. So, para magpantay sila, kailangan ko dagdagan. Okay. So, to brighten my under eyes, mga kapatids, I'll use this Get Ready With Me 15W Sand na shade. So, isa-set ko muna to off-cam, guys, ang face ko using this Coty Airspun na naturally neutral para makatipid tayo ng time. Okay, so I'll be back. So, I'm back, mga kapatids, and ang right side na kilay ko ay gawa na kasi off-cam. Tinry ko tong Strokes Brow Painter in the shade Ash Brown. Ganito ang itsura ng actual component and then ang mismong pen, ganito ang dulo. Ayan, naka-felt siya kasi last time, as in frustrated ako, mga kapatids, sa result, nung ginamit ko tong Get Ready With Me, itong laminate side nila, itong may mahabang spoolie. Kasi, kapag ginamit mo pala to and ilaminate mo ang kilay mo, dapat ang eyebrow product na i-pair mo dito ay mga ganitong klase. Parang cake palette vibe, ganyan. So, yeah. That's why I bought this one and tinry ko siya off-cam. Ayan. Legit as in, it works, mga kapatid, itong dalawang products na to. And, yeah, idedemo ko kung paano ko siya ginamit. So, nilaminate ko na earlier itong dalawa kong kilay. So, the way you use this, after mo pagka-laminate, ipaset mo muna, tapos kapag natuyo na, ang gawin mo, i-fill in mo ang gaps gamit ang ganitong mga klase na eyebrow pen. And then, meron silang pa-freebie sa akin, mga kapatids. Nung in-order ko to, binigyan nila ako ng Velvet Click Stick in the shade Copperhead, and I really love the packaging. Ayan o. Ayan siya. Tapos, ang dulo ganyan. Ayan. Very compact siya na klase na lipstick. Nagamit ko na to ha. And I love the shade. Nakakaputi ng ngipin. And then, kaya click stick kasi i-click mo to para umalsa ang product. Gaganyan mo siya. In person, mga kapatid, sakto lang ang kanyang pagka-dark. Ayan, chocolatey siya. And then, yan, nakakaputi siya ng ngipin for me. Ayan. Comment down below kung
trip nyo to, itong mga ganitong shade. So, nabudol ako ni Miss Nate sa TikTok kasi according to him, mga kapatids, itong Maybelline Fit Me in the shade Hopeful, dupe daw to ng NARS Orgasm. So, natry ko na to ng ilang beses, mga kapatids. And, meron siyang fine na shimmer. Ayan o. Bagay tong blush na to sa mga glam look ganyan. And if you are looking for a blush na merong pink and peach tone tapos merong fine na glitters, I highly recommend this Hopeful na shade kasi ganun siya, mga kapatids. So I hope, mga kapatids, itong product review natin for today ay makatulong po sa inyong purchase decision kung bibili niyo ba tong mga products na minention ko in this video or hindi. And kung nagustuhan niyo to, if you find this video helpful and informative, please don't forget to hit the like button. Share this video sa inyong mga family and friends. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Again, thank you for watching this video and I'll see you on the next one. Bye!